Mga idol, atin pong pag-uusapan ang katatapos lang na laban, kung saan nakapaghigante si Chris Eubank Jr. kay Liam Smith, at Alexis Rocha at Giovanni Santillan under negotiation na, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, tara, pag-uusapan na natin. Naipaghiganti ni middleweight Chris Eubank Jr. ang kanyang pagkatalo kay dating WBO Junior Middleweight Champion at kasalukuyang number 2 ng WBO na si Liam Beefy Smith, via one-sided 10th round TKO na ginanap kahapon sa AO Arena sa Manchester, England. Si Chris Eubank Jr. ay sinanay na ngayon ni Bomek, kaya naging mas mabilis na si Eubank Jr., at mas abala sa pagbitaw ng mga suntok at gumamit ng mga taktika ng clutch at grab na estilo ni John Ruiz, para hadlangan ang opensa ni Smith ng maaga. Pinabagsak ni Eubank si Smith sa ika-apat na round sa pamamagitan ng isang uppercut at ganap na pumalit pagkatapos nito. Nakaligtas si Smith sa isang galit na barrage sa round 5, si Eubank ay patuloy na nangingibabaw habang si Smith ay desperado na habang naghahanap ng isang malaking shot. Ang mga susunod na round ay medyo hirap na si Smith at pinabagsak muli ni Eubank si Smith sa ikasampung round, at ang laban ay kinawayan ng referee pagkatapos ng follow-up barrage ni Eubank. Pinahinto ni Chris Eubank Jr. si Liam Smith sa 10th round para tapusin ang isang nangingibabaw na pagganap at gumawa ng paghihiganti sa high-stakes rematch, at sa pangalawang istorya ay sina Alexis Rocha at Giovanni Santillan ay kasado na. Sina Alexis Rocha at Giovanni Santillan ay dalawang welterweight fighter na nangangailangan ng disenteng paggans kung sila ay magiging may kaugnayan sa dibisyon, at malalaman natin iyon sa isa't isa. Magiging headline sina Rocha at Santillan sa isang palabas sa 21 ng Oktubre ng The Zone na pinopromote ng Golden Boy. Si Rocha ay ang number 1 ranking contender ng WBO na nangangahulugang isang bagay na mabuti para sa kanyang katayuan sa WBO, ngunit hindi talaga nangangahulugan na siya ay itinuturing ng sinuman na lehitimong maging aktwal na number 1 contender ni Terence Crawford, at maaaring puwersahin ang isang mandatory shot para sa isang kadahilanan. Ngunit alam naman natin na sina Crawford at Errol Spence Jr. ay muling magtutugma, at alam din namin na maaaring iwanan ni Crawford ang welterweight division nang hindi na muling lalaban sa 147-pound. Ang 31-anyos na si Santillan ay lumalaban sa mga card ng top rank, at maraming beses naming nabanggit na siya ay pinangangasiwaan ng mabuti dahil sa kanyang edad at lahat ng iyon. Para sa kanya, ito ay isang pagkakataon para patatagin ang kanyang sarili bilang isang tunay na second-level contender sa 147. Dalawang beses na lumaban si Rocha sa taong ito, at ang huling laban niya ay partikular na interesante. Pinatigil niya si George Oshie noong Enero, at pagkatapos ay pinahinto niya si Anthony Young, na karaniwang hindi umiral sa loob ng 4 na taon, noong Mayo. Si Rocha ang number 1 WBO ranked contender at si Santillan naman ang number 4, at kasama ang mga realidad sa sitwasyon ni Crawford, at kadalasang mas gusto ng mga sanctioning body na magkaroon lang ng isang fighter na handang ma-promote, kung ang isang kampiyon ay umalis, at kung ang kampiyon ay hindi umalis, ay mas mabuti, mangulekta pa rin sila ng mas maraming bayad. At ayon pa kay Alexis na ito ang uri ng matchup na pinaghahandaan ko, at kilalang kilala daw niya ang kanyang kalaban ko at ang buong team niya. At alam daw niya na kailangan niyang maging mahusay sa abot ng kanyang makakaya pagdating sa naturang laban, at alam daw niya na hiningi ni Giovanni ang laban na ito, pero gaya ng laging sinasabi ng coach niya, na be careful what you wish for. Hanggang dito na lang mga idol.